Welcome back mga ka-YouTube. Itong topic natin ngayon eh Q&A ito tungkol dun sa cloning, mga paraan sa pagko-clone. May mga tanong kasi dito na hindi ko na nareplyan kasi nga gagawin ko ng actual katulad nitong tanong ni Romeo Ligon. Tama, 5 days na nga sila eh. Tsaka ni Mark Hill Gomez. Si Mark Hill Gomez, 3 days. Ito yung kay, unahin natin yung ano. Yung kay Mark Hill Gomez. Ano. Dapat po ba same motherboard ng pag nagko-clone? Dapat po ba same motherboard pag nag-clone? Ganito kasi yan eh. Halimbawa, nag-clone ka, kinlone mo siya dito sa ECS. ECS itong motherboard natin eh. Sample. Ayan, diba? ECS. Halimbawa, nag-clone tayo sa ECS. Pag Windows 10 kasi, Windows 7 tayo. Pag Windows 10 ang ginamit, Windows 10 ang kinloan mo, tapos ang magka-motherboard mo, ililipat mo siya sa ibang motherboard na magkaiba, hindi, alibaba, ECS, ililipat mo siya sa Gigabyte o kaya sa Asus, Windows 10 ha, pwede yun. Magpa-plug and play yun. Pero magbu-blue screen muna yun. Isang beses lang. Isang beses siya magbu-blue screen. Pagkatapos, papatry to restart sa'yo. Try to restart. Tapos, maglo-loading ngayon. Papasok ngayon sa Windows. Pero dapat, ganito. Parehas ng chipset series. Parang ganito. Halimbawa, Asus Prime. Meron akong hawak na Asus Prime. A320. Diba? A320M-K. Pero A320 siya. Halimbawa, ito yung motherboard natin. Dito tayo nag-clone. Pagkatapos natin mag-clone, yung kinlone natin, ililipat ko dito sa Gigabyte A320M-S2H. Kahit huwag mo nang tingnan yung M-S2H niya, tsaka itong Prime A320 M-K. Kahit huwag na itong mga M-K na yan, M-S2H o kung ano man, pero pareho silang A320. Papasok yun. Nag-clone kayo, tapos nilipat mo sa ibang board. Magkaibang board yan, ha? Pero parehas A320. Pasok yun. Lalo na, kung isasalpak mo siya sa mas mababang board. Mas mababang board mula A320 pababa. Halimbawa, isasalpak ko siya dito. DDR4 kasi ito, eh. Ito, isasalpak ko siya sa DDR3. Tapos, naka-plug and play. Naka-Windows 10. Papasok yun. Maaaring mag-blue screen isang beses. Ngayon, sa Windows 7, ganun din. Kung pareha sila ng ganun, limbawa, A320, Prime, Asus, A320, Ultra Durable, Gigabyte. Papasok yun, Windows 7, magpa-plug and play yun. Babasahin nun yung mga driver. Kasi parehas ng chipset na ano eh. May pagkakapareho kahit na magkaibang board. Pero pag sinalpak mo siya sa mas mataas na board, hindi. May hangganan din yun, hindi. Halimbawa, ito. Yung kinlo natin, sinalpak natin sa hindi A320. Pero Asus din, Prime din, pero halimbawa, B ano, maaring
ano pa rin, maaaring mag-plug and play, maaaring pumasok pa rin sa Windows, pero maaari din hindi. Yun ang mga ano, pwedeng mag blue screen of death na siya na tinatawag. Yung blue screen lang ng blue screen, naglo-loop na lang. Pagka-restart mo, blue screen. Tapos, ulitin mo, blue screen uli. Yun ang mga ano, yun ang masasabi ko tungkol dun sa tanong ni Markel Gomez. Sana nakaunawaan mo at naliwanagan ka kahit paano tungkol dun sa dapat po ba sa motherboard pag nag-clone? Kahit hindi, ililipat mo. Basta yun nga, may ano, merong range, may range lang. Ngayon, ilipat tayo. Punta tayo kay Romeo Ligon. Ito kay Romeo Ligon, 5 days ago to eh. Romeo Ligon, shoutout pala sa inyo. Markel Gomez, tsaka Romeo Ligon. Ito yung tanong ni Romeo Ligon. Hindi makakita yata. Pababasahin ko lang. Pag laptop ba, sir, nakakapag-clone via USB? Via USB. Kung naalala nyo yung Ori ko, ito nga yung pinakita ko sa inyo yung Ori ko, ito. Di ba, sabi ko sa inyo, pag offline cloning ang gagawin natin, nakatanggal to. Walang USB, di ba? Pag offline clone, tsaka dapat ito, nasa clone. Ito. Pero dahil papakita ko sa iyo na via USB, pwede. Lagay natin sa PC, kabit natin to. Naka-USB tayo, ha? Tingnan natin, ha? Local DC, new volume D. Ngayon, maglalagay ako nito, ha? Lalagay ko sa target. Hindi sa source, kasi ang purpose kasi nito, pang-clone, tsaka docking station. Ibig sabihin, para siyang enclosure. Papasok ako. Okay. On. Power on ang okay. Umilaw na isa, di ba? I-start ko. Tingnan natin. Ayun o, installing device driver. Binasa na yung hard disk na nakasalang. Ayan, binasa. Binasa siya. Ayun o. Nagkaroon tayo ng local E. Ito yan. Yan, local E. Tapos, nagko-clone tayo. Pupuksan ko uli yung pang-clone, yung hiring. HD clone. Yan. Okay. Cloning. Dito ah. Cloning. Tapos dito tayo sa drive. Dito tayo sa drive. Yan. Click natin to. Kung mapapansin nyo, IDE 1 terabyte Hitachi. Ito yun ha. Yung Hitachi. Ito yung C tsaka D new volume. Ito. Nakapartition siya sa dalawa. Ito yan. Teka. Ito yan. Yung Hitachi. Hitachi. Yan. Local DC new volume D. Unnamed siya yun, pero siya, siya, yan yung siya. Plus yung pangalan, local DC. Tapos new volume, D. Ngayon, eto yung sinalpak natin, oh, USB E. Unnamed din, di ba? Local DC, walang nakalagay eh. Hindi ko siya, inano eh, tawag nito. Hindi ko siya nirename, hindi na ako nagpangalan. Pero to, 250 gig lang yan. USB ang ano niya, ang
Bridge. Naka USB na yun, di ba? Naka USB 3.0 Type B. Ito siya. Ayan. Ito. Tingnan niya. Papatayin ko muna uli. Papatayin ko muna uli. Ah, nawala, di ba? Pinatay ko kasi. Pinatay ko. Nawala din siya dito. Sa HD clone. Bubuhayin ko, ha? On. Tapos, start. Ah, pinasa. Lumabas. Hindi natin yung lalabas dito. O, lumabas din. Yung USB. Kaya, ngayon, o, clone natin, di ba? Source. Ito kailangan natin, source. Sipin mo, ha? 1 terabyte ipang co-clone natin. Ang kukopya, 250 gig. Pagkakasayin niya to. Itong na-consume nito, ilan ba itong ano? Tingnan natin. Halos use space niya, 73 gig. Sabihin natin 74 to. Yung na-consume niya, yung blue. Yung DIAN, ha? Itong isa din na natin. 42 plus 7, sabihin natin 80 plus 40 o di 120 ang pangkukopya natin, eto 250. May ano yan eh, katulad na sinabi sa inyo nung sa topic natin cloning, may tinatawag yang game source drive. Next. Ang pangkokopya, 250. Next. Meron yung tinatawag na auto-adjustment. Ia-adjust niyang kusa yan. Pagkakasyay niya, pag natapos yan, shutdown. Ang kalalabasan niyan, nakapartition na siya sa C tsaka sa D. Pero, hindi siya 1 tera. Hahatiin niya lang itong 250 gig. Kukunin niya rin yung laman. Importante, kasha yung laman eh. Tapos, i-adjust niya yung partition ng C niya, tsaka E. Kung gaano kalaki ang pwede pang maging space. May automatic adjustment. Ngayon, ang tanong kasi, pag laptop ba, sir, nakakapag-clone via USB? Oo, pwedeng-pwede rin. Isipin mo, ha? Isipin natin, itong desktop na to, laptop to, kunyari, ha? Itong desktop, sinaksak natin to. Patayin ko. Yan. Yan, no? Yung Ori ko. Yan. Laptop to, di ba? Isasaksak ko to sa laptop. Halimbawa, laptop. On. Tapos, start. Ayan. Oh, edi binasa na ng laptop. Halimbawa, binasa na ng laptop. Tapos, nag-clone tayo. Diba? Sinample ko. Kunyari, nag-clone tayo. Ang kalalabasan nun, kasi pwede rin pang ano to eh. Pang eto eh. Pwede rin pang hard disk ng laptop to eh. Kaya kung ang iba-backup mo, halimbawa, laptop to, 1 terabyte, tapos, ang ipang clone mo eh, 240, pero SSD, gusto mo kasing palitan yung hard disk ng laptop na 2.5, gusto mong maging SSD para mas bumilis. Pwede. O, patayin natin na. Ayun, di ba? Pintay ko na. Ubod din may USB. Gagamit naman tayo ng ganito. Kung wala kang Orico, ganito gagamitin natin via USB. SATA port. Tapos, USB. Halimbawa, SSD to.
O kaya hard disk din ang laptop mula mula 500 gig ikaw-klon mo ng 1 tera. Pero ang baliktad ang gagawin natin eh. Malaki 1 terabyte pang kuklong natin maliit. Ilan ba to? 160 nga lang to, 160 gig ha. Eto 250, malaki. Teka, ang galing ko muna tong USB security. Okay, kakabit ko to ha. Kakabit ko to. Yan ang umilaw na. Ito, umiilaw. Ayun, oh. Binasa. Ito, oh. Kung mapapansin nyo, pulang-pula siya. Ito, may system reserve, eh. May system reserve. Pero, ito yan. Ito na yan. Kung ano to, kinloan ko na yan eh. Para lang makita nyo. Ito na yan. Tinan nyo ha. Sya-shutdown ko yung computer. Ito. Ito. 160 kinloan yung 1 terabyte na to. Shutdown natin. Okay. Ugutin ko to. Pag walang ori ko, via USB ka mo, di ba? Pwedeng enclosure. Ang enclosure, magbabaklas ka pa kasi. Tapos, papasok mo pa siya sa pinaka case niya. Mas madali kung ganito. Wala na, hindi naman kasi kailangan ng ano eh, ng mataas na supply nito eh. Hindi katulad nito. Pag malaki, pag malaki, sinaksa ko to, hindi niya mapapalabas to. Kasi, mataas ang supply na kailangan ng 3.5 eh, 2.5 to. Tsaka yung SSD, 2.5. Tatanggalin ko tong 1 tera. Tinanggal ko yung 1 tera. Kinloan ko na kasi to. Kinloan ko na via USB. Kaya, papakita ko sa inyo eh. Pwede, ito ang kinalabasan. Di ba, dinetect din siya kanina? Oh. Ito na, hard disk na nakakabit natin ngayon, ha? Power ko na. Ngayon natin. Starting Windows. Dapat yan, ano? Hihinto yan sa pagkaganyan. Isang ganun pa lang yan, hinto na yan. Kung hindi tatakbo, eh kaya lang tumakbo, ibig sabihin, walang problema sa pagkakakok, sa pagkoklon, sa pagkakakoklon natin. Maging, yun nga lang, via USB, ang gagamitin mo, eh, HD clone. Kaya, kung gagamitin mo to via USB nito, gagamit ka pa rin ng apps na HD clone. Ang magiging purpose nitong Ori ko, USB. Parang ito, parang ginamit mo lang siya bilang bridge via USB. Kasi pwede rin ano to eh, parang enclosure din to eh. Docking station. Ayan na siya. Gagamit ka lang ng HD clone. Pero para mas maganda, katulad nung sinabi ko nung nakaraang topic tungkol sa mga paraan ng pagkoklone, mas maganda kung laptop ang ikoklone mo, halimbawa 500 gig ang hard disk ng laptop mo, kung gusto mo siyang iklone, mas mataas na yung gamitin mo para diretso upgrade na siya. Halimbawa 500 gig ang ipangkoklone mo, 1 terabyte na. O kaya 500 gig ang ipangkoklone mo, eh, ano to?
Eh, solid state drive na. SSD na 2.5, 240 gig, para diretso upgrade na rin. Hindi sayang ang pagkakapo clone. Halimbawa, itong hard disk ng laptop na to, 500 gig yan. Isipin natin, laptop to ha. Nag-clone tayo. Ang ipang co-clone ko sa kanya, SSD na. Bakit SSD ka mo? Siyempre, pag ito na ang kinabit ko, mas mabilis ang pag-execute ng mga program. Pag-loading ng Windows. Buo doon, mas modelo kasi ang SSD kaysa sa merong mechanical sa loob. Ito kasi puro chips na lang ang laman nito eh. Kaya nga solid state drive. Ayan. Kita nyo? Kung ano yung laman kanina, yun din yun. Yun din yun. Local DC, local D. Hindi na niya pinakita yung ano, yung system reserve. Hindi niya na pinakita kasi siya na yung may OS eh. OS niya na yung tumatakbo eh. Kanina, kaya pinatay ko yung USB security kasi pwede niyang sirain yung ano eh, yung pinaka boot ano niya, yung boot file, kaya maaaring hindi siya magboot pagka nabura ng antivirus yung ano pag sinalpa ko. May OS na kasi siya yung pinakita ko sa inyo, diba, dalawa. Hindi ko naman pwedeng gamitan yun ito dahil hindi niya kaya papawirin ang malalaki. Sasalpak tayo nito, diba. Gamitin natin to bilang isang enclosure. Docking station bilang. Yun, pinasa. Automatic na yun eh, kahit di mo napindutin ang start. Babasahin nyo na pinipindut na start sa ano, offline cloning yung dalawa. Binasa niya, di ba? Para rin siyang ganito. Ang tawag nga pala dito, ano, SATA to USB. SATA to USB. Ito, docking station na dual bay. Romeo Ligon, sana kahit pa paano naliwanagan ka dun sa paliwanag ko tungkol dun sa tanong mo na kapag laptop ba nakakapag-clone via USB, na ipakita ko sa inyo na kahit laptop via USB, pwedeng i-clone. At mas maganda kung ang gagamitin mo ay yung HD clone. Pwede ka rin gumamit ng Orico. Mas maganda kung Orico gagamitin mo, backlashin mo muna yung hard disk ng laptop. I-ano mo siya. Gamitin mo siya ng offline. Pero tandaan nyo ha, kapag Orico ang gagamitin nyo, kailangan mas malaki yung capacity nung ipang-co-clone nyo kesa sa co-clone ninyo. Hindi pwedeng mas malaki yung co-clone ninyo tapos yung ipang-co-clone nyo, yung pagkukopya nyo, maliit. Pag Orico gamit, hindi pwede yun. May mga ibang apps nila na pang-clone na hindi pwede yun. Co-clonein mo, 1 tera, ang gagamitin mo pang-clone, 500 gig, hindi pwede yun. Pero sa HD clone, pwede yun. At bukod doon, ang bilis niya mag-clone. O, paano? Nandito na lang muna yung topic natin at yung Q&A tungkol doon sa pagko-clone. Kung hindi nyo nagustuhan yung topic natin, pwede kayo mag-thumbs down. Pero kung nagustuhan nyo naman, magkalimutan mag-subscribe, mag-like, at share sa mga friends, at mag-comment. At click nyo na rin palang ring notification bell natin para
updated kayo lagi sa mga susunod nating mga video. Okay, at magpapaalam na ako. This is Jamie, signing out.